Hello mga langga! In today's video, ang lulutuin ko ay ang tilapiang escabeche. So, magluto ako ng tilapia escabeche. So, yung main ingredients natin, yung, of course, yung tilapia natin, yung ating tomato sauce, yung black pepper natin na nasa bote, tapos yung ating aho powder, mayroon tayong leek, onion, ginger, tomatoes, red and green pepper, carrots, at of course, yung mantika na kailangan natin ipreto sa isda. So, yan po yung ating mga main ingredients. Magamit din tayo ng salt at saka yung fish sauce mamaya. So, yan po yung ating mga main ingredients, mga langga. Kaya, halina kayo, samahan nyo ako sa aking pagluluto sa aking kusina. Ang gagawin natin ngayon, magpapainit tayo ng mantika at iprito natin muna yung ating tilapia habang mag-slice ako ng aking carrots. Kasi yun pang hindi ko natapos islice. So, painitin muna natin itong mantika natin para ilagay natin yung ating tilapia. Ayan na, mainit na yung ating mantika, kaya ilagay na natin yung ating isda. Ayan. So, yan na siya mga langga. Binaliktad ko na yung isda. So, yan na yung kulay niya. Ang ganda, no? So, antayin na lang natin yan na maluto para maluto na natin yung kanyang mga sauce mga langga. So, yan na siya. Ayan, ang ganda ng kanyang kulay. So, yan na siya mga langga. Luto na siya. So, isisit aside ko na siya at mag-start na tayo mag-fry ng kanyang ingredients. So, ang ganda ng ating tilapia. Ang kinis. Ang guwapa. So, yan na yung ating nag-iisang tilapia. So, dito na rin tayo mag-isa mga langga sa ating pinitohan ng tilapia. Dito na rin natin igisa yung ating mga ingredients. Binawasan ko na po yung mantika kaya yan, igigisa na natin yung ating mga ingredients dito. So yan, inuna ko yung luya. So yung luya, pampatanggal siya ng lansa ng isda. So yan, kaya inuna ko siya. Tapos, isusunod natin yung sibuya. Ayan, yung sibuya. Kasalo-haloin lang natin. Lagay na rin natin itong ating leek. Kasi habang tumatagal yung leek, sumasarap. Kung lutong-luto siya, masarap. Nagtanis-tanis. Ayan. So, isunod na natin yung ating kamatis. Yan, ang daming kamatis. Maganda yan mga langga kasi masarap yung kamatis. Pampaganda ng kutis. So, kailangan kumain tayo ng kamatis. Alam niyo mga langga, dito lang din ako natutong kumain ng maraming kamatis. Nasanay na ako. Na kahit kamatis lang, okay na. So, yan. Lutuin na natin yung ating kamatis. So, yan na siya mga langga. O, luto na yung ating kamatis. Yan na. So, ang gagawin natin, sinaluto na yung ating kamatis, i-add na natin yung ating
red paper at saka green paper. Ang sobrang dami, no? Pang fiesta. At saka yung carrots natin. Pagsabayin na lang din natin, mga langit. Tapos halo-haloin natin. Ang bango. Sarap nito mga longgo. Ayan. Ang dami. Ang daming ingredients, no? Isang tilapia lang puno yung isang ano ng ingredients. Kasi yung ingredients pa lang mga langga, ulam na. So, okay lang yan. Good for the health ito kasi mga gulay. So, good for the health. Kaya, dapat tayong kumain ng gulay. Lagi. Lalo na itong mga atong mga gulay nito. Yung carrots, yung red paper at saka green paper. Masarap ito sila mga langga. Kinakain ko nga itong carrots na hindi niluluto eh. Kasi crunchy siya. So, yan na siya. So, lutuin lang natin kunti. Ang gusto ko kasi nito, yung crunchy pa siya mga langga. Hindi siya masyadong luto. Pero, depende din yun sa inyo. Sa ano nyo. Sa gusto nyo. So, yan na siya muna. Anuhin ko siya. Ganyan. Lutuin ko siya muna. So, no, mga langga, ilalagay ko na yung tomato sauce ko. Para matimplahan na yung ating escabeche. Ayan siya. Talaga yung gulay is live. Ayan, tingnan nyo. Ang daming gulay, di ba? At ang ganda ng kulay ng gulay. Makulay ang buhay. Sa gulay, parang love life lang. Alam mo yung love life, pag makulay, ang sarap, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Lalo na pag may minamahal at nagmamahal. Alam niyo sa pagluluto mga langga, hindi naman kailangan na magaling ka talagang magluto. Ang pagluluto ay galing sa puso. So, kahit anong lulutuin mo, kung nagluluto ka nang galing sa puso mo, talagang masarap yung luto. Kaya, ganyan. Kaya, so, maglalagay na tayo ng ating fish sauce at saka pamienta at asin. Titimplahan na natin siya. So, yan na siya mga langga. So, ang gawin ko, timplahan ko na siya ng fish sauce. Lagyan ko siya dito. Ayan. Tapos, pamienta. Tapos, maglagay ako ng kunting chili flakes para may kunting anghang yung ating escabeche. Ayan na siya. Halo-haloin ko lang. Ayan na. Sarap na mga langga ng ating escabeche, ang ating sauce. Sauce pa lang. Sarap na, di ba? Ang kulay. Ayan. Sarap na nito. Yan na siya. Yan na mga langga. Luto na siya. So, ilalagay na natin yung ating isda. Yan na yung ating isda. Ilalagay na natin dyan sa taas. So, yan na siya. Ang dami niyang sauce. So, mega love shout out sa aking mga ka-team chef. Sa aking member. Ito yung version ng aking escabeche. So, ipi-plating natin siya mga langga. Oh, ito na mga langga, yung ating tilapia escabeche. Sobrang sarap. Ang daming ingredients, ang daming sauce. Sobrang sarap niya. So, mega love shout out sa aking mga YouTube members. Kusina ni Daddy, Bread Ako 23, Lizelle at Home, Ning Bell Channel, Malak Worldwide TC, Rose Kami Simply Amazing, God Dream, at huwag kalimutan ang aking mga ka-team chef, ang aming admin, Judge Fodin Moore, Michael Di Mayuga, Lani's Kitchen, at huwag din kalimutan ang aking mga kaibigan, sila Jane's Flavor Home Cuisine,
At si Royce Boyson, si Sis Kusina, Chef Flex TV. Huwag niyo po silang kalimutan, mga langga. Tingnan niyo yung mga video nila sa kanilang channel at i-subscribe at i-support niyo yung kanilang mga cooking videos recipe. Thank you so much for watching. Bye-bye. Thank you.